Sumagot si Education Secretary Sonny Angara sa mga eskwelahan ngayong unang araw ng pasukan. Dito, nakita niya ang mga problema gaya ng mga kulang at siksikang classroom. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sige. Well, so far so good naman. Kung si Education Secretary Sonny Angara ang tatanungin, maayos ang naging pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa elementary at high school ngayong araw. Yan ay kahit higit 800 eskwelahan ang nagpaliba ng pasukan ngayong araw dahil sa pinsala ng superbagyong Karina at Habagat. Nag-ikot si Angara sa 4 na eskwelahan at kinumusta ang mga estudyante at guro sa kanilang first day. Nakita mismo ni Angara mga hamon sa pagbabalik eskwela. Gaya sa Casimiro A. Inares Memorial National High School sa Taytay, Rizal at sa Carmona National High School sa Cavite, kung saan kulang pa ng 27 classroom para sa higit 5,000 estudyante. Habang wala pa, nagpapatupad muna ng shifting classes sa paaralan. Bukod dyan, ayon kay Angara, dapat ding tiyaking maayos ang blended learning. Well, siguro a mix of faster construction and also yung blended. Pagandahin yung blended learning. Kasi sa ngayon, ang internet connectivity ng mga schools, usually, at best 60 to 70% lang yan. So may 30 to 40% tayo na hindi pa rin konektado. So yun ang dapat pag-igihan natin. Oh. Sa Carmona Elementary School naman, may mga magulang na hindi mahanap ang pangalan ng kanilang mga anak sa listahan. Ngayon po, pupunta po kami doon para malaman ko po kung saan po, sino po yung magiging teacher niya po. Aminado ang paaralan na human error ito. Kasi nung mga ilang araw, sobrang dami po nang nag-enroll dito. Yung iba po, medyo na sabihin na natin human error din po. Pagdala naman po, na-address naman po natin. I-accept na lang po, basta nandun naman po yung requirement. Sa pagbisita naman ng kalihim sa Muntinlupa National High School, idinaing nila ang dobling pamasahe papunta sa eskwelahan. Isa raw ito sa mga dahilan kung bakit bumaba sa 8,000 ang dating 12,000 na bilang ng kanilang enrollees. Nasa compound na nakakasakop ng bilibid ang eskwelahan, ayon sa Muntinlupa LGU, nakausap na nila ang Bureau of Corrections para maayos ang issue. Sa pinakahuling datos ng DepEd, aabot sa 20.6 million ang mag-aaral na nag-enroll ngayong school year. Posible pa raw yung umabot sa 27 million dahil extended ang enrollment hanggang Setyembre. May nakahanda namang 2 to 3 billion pesos na pondo ang DepEd para sa repair ng mga nasirang eskwelahan. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.